So ngayon, guguhit natin yung layout ng magiging itsura ng ating computer table with cabinet. Sa paggawa ng layout, gagamit tayo ng ruler, pencil with eraser. So kahit hindi naman siya ganun ka pulido, kahit puro bura o kahit hindi na nga gumamit ng ruler, okay lang din naman. Ang mahalaga rito yung makita yung posibleng maging itsura ng ating ginagawa. So yan, so inuna natin yung side, two sides, then top and bottom, then yung magiging pintuan ng ating cabinet sa pinakababa. Ayan, dalawang pintuan, then may hawakan, may handle sa pinakagitna. And then guguhit din natin yung syempre yung itsura ng kung saan nakalagay yung mga gulong. Ayan, gulong sa gitna at apat na gulong sa harap at likod. Ayan, ginuhit din natin yung pinakalinya para dun sa sukat, pero hindi ko nilagay yung sukat. So yun yung ating front view. Ngayon, ginagawa naman natin yung back view ng ating yung magiging itsura ng ating back view na magiging itsura ng ating computer table with cabinet. Yan, una uli natin yung sides, then top, bottom, then middle. And yan, yung division ng sa taas, ng computer sa taas. And then sa pinakababa, yung pinakababa natin, syempre ito yung likod sa cabinet, may cover po ito. So dito ginagawa ko, ginalagyan ko lang ng maliit na line para dun sa kanyang cover. Ayan, that is back view. Ngayon, guguhit naman natin yung side view ng magiging itsura ng ating computer table with cabinet. So, top, sides, and bottom, sides, then curve yung banda sa taas na bahagi. And ginuhit din yung sukat, pero hindi ko nilagay yung mismong sukat kasi nasa sa inyo po kung anong gusto nyo yung sukat. Yan, this is side view. So I think we should make it okay. Again, like the question. Hello guys, so na nalagari na natin, naputol na natin yung mga plywood, yung 3/4 na size ng ating plywood na makapal na pang cabinet. So pinakita ko sa inyo ano na yung ilang putol siya, huh? So kakabit or kinabit ko na yung apat, tapos ikakabit ko pa yung isa sa gitna. Okay, so ito yung naging itsura niya, guys. So, yan. Yung ating magiging cabinet ng ating dalawang computer, set of computer. At yung sa gitna, yung lalagay ko rito sa gitna, ay yung pagpapatungan ng monitor at ng CPU. So, ito siya. So, ito. Yan. Pinutulang ko na rin yan para ilagay dun sa gitna. Tapos bibili pa tayo ng isa pang 3/4 na plywood para naman sa magiging pinto ng cabinet sa ilalim. No? Kasi lalagyan ko ng cabinet, maliit na cabinet sa ilalim. Tapos dito sa pinakatuktok, yung lalagyan ng printer. Tapos sa dito,
yung monitor tsaka CPU. Tapos sa ilalim dito, lalagyan ko ng maliit na cabinet. Okay? So, kakailanganin natin ng mga tools and equipment. So guys, nakabit ko na yung sa gitna. Pero meron lang siyang wood glue. No? So papakuhaan ko dito, no. So ginugitan ko yung dalawang gilid gamit yung level tsaka yung ballpen or yung lapis para merong tanda kung saan ko lang papakuhaan dito sa labas. No? So, bago ko pakuhaan, magpapalit mo na ako ng gamit kasi basa na yung sando ko. Okay? So napulong natin yung plywood para pang cover dito. Nangyibigod na sa ating computer table. Sa kabila kasi meron ng tanda ng buhit yun dito sa baba binaligtan na pag isa likod may tanda siya ng ballpen para palatandaan na yun ang dapat natin pakuhaan. Sige, papakuhaan ko lang. So guys, ito yung likod naman yung papakuhaan ito yung likod lang. So ito na yung power division dito sa ganunong. So nakita na. Tapos natin yung glue, ay stick glue, wood glue, then papako na natin. Tapayin natin guys. Para kapit na yung division dito sa
So guys, kakabitan naman natin ang gulong sa pinakailalim para butulak na lang siya. Ayan, so niready. Inesto ko na ito. Meron siyang lock na para hindi siya gugulong kung sakali i-stay lang natin sa isang lugar. So, magkano ba yung mga ganitong uri ng gulong nyo? Swivel cast, brake castle, caster ang tawag dito. Kapag may brake, swivel caster kapag walang brake. Nasa around 170 yung may lock. Yung swivel caster na walang lock ay nasa 140. Nasa tulak na lang. Okay, sige. Kapit ko muna. And then, mamaya, mag-tune na rin tayo. Sige. So guys, gumamit din tayo ng pang drill para butasin yung ilalim. Ilalim dito. So para makabit natin yung nut and bolt para malaki yung ating gulong dito sa ilalim. So ito yung drill na ginamit natin. No? So kailangan yan para mabutas. No? So, para mabutas yung ating kahoy. So yung bala pang kahoy. Okay? Sige. So guys, hihiyain na natin yung ating computer table. Tapos masilihan at pipinturahan. So ang gamit kong liha ay yung pang finish na talaga. May manipis. Yung pilong-pilo. Para maganda yung kanyang texture, maging smooth. No? Pag-liha. Sige, liha na tayo. So kailangan guys, pag nag-i-use tayo, itong kanto, no? Itong kanto, itong kanto. Tanggalin natin yung kanto, isa natin. Maging dito sa baba. No? Maging dito. Ganun din sa lahat ng mga kanto ng kahoy. So guys, natapos na nating masilyahan yung computer table.
ang gagawin naman natin ay lilihain para pumunta yung masilya natin sa plywood. So, ito na yung itsura niya nung minasilyahan. So, ayan. May mga part na medyo makapal. Ayan. So, ayan. Lilihain lang natin, guys. Ayan. So, sa pagliha, alali lang kasi yung masilya ay hindi naman ganun pa kapag mabilis siyang matanggal, mabilis siyang nipis kapag niliha. Kaya so, alali lang sa pag-persa ng liha. So, masilya na natin. Pipinturahan naman natin ang kulay lang. So, gamit ng roller. And then, pintura din. Size 1 na brush. Para dito sa maligit. So, malilipis. Okay. Bigyan mo na lang yan. Wala nang iba yan, alam. Bigyan na. Okay, so na-apply na natin yung first coating. So, kita pa yung masilya. Kaya, na-apply pa tayo ng for second coating para matakpan yung mga masilya. Okay, so guys, eto na, napinturahan na natin yung ating computer, dual computer table. So, dalawahan. Magkulang na lang dito yung pinto dito sa baba. Ito. Kaya nakikita nyo. So, yung pinto. Ang dalawa. Isa. Dalawa. So, kakabitan natin ito. Tapos, bago natin ikabit, pipinturahan muna natin para swap na swap at smooth na smooth yung kulay niya. Okay? So, ito yung harap. Yan yung harap. Kunin natin yung likod. Yan. So, ito yung likod niya. Ayan, so may harang sa ilalim kasi nga cabinet yung ilalim. Plano ko nga talagang mag-cabinet sa ilalim para lagayan ng laptop o ng bag at kung ano-ano pang pwedeng ilagay kasi sayang yung space. Okay? So, chocolate brown yung kulay na pinili ko. Kulay dark, no? Para hindi siya madumihin tignan. O, habang tumatagal kasi ang parador nadudumihan. So, para hindi makita yung dumi, dark color na pintura yung pinuli ko. At nilagyan ko lang ng medyo twist yung kulay. Yung dito, light color. Para medyo maganda-ganda astig tignan. Okay? So, sabi nila, mukhang tindahan daw, pero para sa akin, hindi ito mukhang tindahan. So, okay lang naman yun sa comment nila. Pero pag natapos ito, sigurado akong magugustuhan nila. Okay? Okay. Okay, so naliha na natin yung ating pintuan ng ating cabinet. So, pipinturahan naman natin siya. So, ito yun. Matatapos lang natin pinturahan yung ating pintuan ng cabinet dito sa ilalim. Papatuyin lang natin. Na, papatuyin lang natin yung pintuan. Ilagay ko sa labas para matulis matuyo. Tapos habang pinatutuyo natin yung pintuan ng cabinet. Naglalagay kasi tayo ng outlet dito no, para sasaksak na lang natin. Okay, sa pagkabit ng
ng wire dito sa ating socket. Kailangan natin ng pliers. Kailangan natin ng screwdriver, electrical tape, cutting wire, and yung male socket. So, bubutasan naman natin 'to para magkaroon ng lalagyan natin ng hawakan ito sa kabilaan. Okay, bubutasan natin. So, ang butas ito, size nito 4 mm ang butas. Okay? Tasan muna natin. So, nahirapan ako din sa loob, no? Napaka hirap ng butasan sa loob or lagyan ng tornilyo. Pero nagawa naman ng paraan natin, no? So, may ilaw. Malang mahalaga may ilaw, maliwanag lang. Makita natin. So, sasaksak muna natin. Tingnan natin kung kasya na ito dun sa butas na ginawa natin. Okay, so kasya na. Huh? So, akabit na natin. Unahin natin ito. Huh? So, ito, itong tornilyo, lalagay natin sa likod. Para ito yung maglalak. So, lumabas na, guys. Ayan. So, inalak natin gamit itong hawakan. Under. So, ito ay mumurahin lang, no? So, pwedeng bumili ng mas mahalin. Pwede naman. Pero ito kasi nakita kong bagay sa kulay ng brown. So, lock natin. So, sa pag-lock, kailangan yung lock na malalak lang talaga ng kamay. Hindi yung pepersahin kasi baka mag-loose thread. Pag na-loose thread, sayang. Hindi na natin makakabit. Okay? So, ito na yung aking natapos na personalized dual or couples computer table with cabinet sa ibaba. Ayan. So, ayan. Ang chino niya. May maliit para sa maliit ang computer and may malaking size para sa malaking size ng monitor ng computer. And then, a cabinet silalim, no? For lagana ng mga band papers, books, documents, anything na pwede ilagay dyan na kasyang computer. So, malawak-lawak naman ito. Kasyang-kasya, pati
tatlong taong gulang na bata sa isang cabinet na yan. Yan. Okay. So, kinagitan ko din ang gulong sa ilalim. No? So, na-unlock, na-unlock para hindi siya gulong. Okay? So, bukod na sa sinabi ko na nagawa kong computer table, meron pala akong nilagay na saksakan na or extension para dito na lang sasaksak. No, eto. Nandito siya rin. Dito na lang isasaksak yung power supply ng computer at ito yung sasaksak mismo dun sa mismong socket na direkta sa 220. Okay, so ano ba yung mga ginamit ko? No? Kasi merong yung isang computer, merong flat yung CPU. So, para dito yun. So, dalawa na yung ginawa ko. In case na magkaroon din ng CPU na ganun, so, dito na nilalagay. Yung isa, patayo. No? So, dito siya. Okay, so, pagka-deliver ng plywood, sukat, luha, then, of course, kinat natin ng lagare, no? Pang kahoy. So, pang cut din sa plywood. So, huwag tayong gagamit ng pangbakal, no? Kasi yung talim niya ay hindi swak din sa talim ng pangkahoy. Okay? Ano pa? Siyempre yung level, no? Hindi mawawala yung level sa paggawa ng mga pangkahoy na kahit na pangbakal, pang-carpentero, no? So, para saan ba ito ginamit? So, ginamit ko pang sukat para mabalance yung level ng tayo ng table. Bukod doon, may ruler dito, ginamit ko na rin pang guhit. Okay? So, ito kasing level, may tubig yan dito. No? Ayan. So, ito yung nagsasabi kung balance ba o pantay ba yung timbang o pantay yung level ng isang area. No? So, malaking bagay ito no, sa pag-sukat at pag-level ng tayo ng inyong table. So, ginamit ko ito. Malaking bagay ito no, na nagamit ko dun sa pinakababa yung sa gulong. No? So, kailangan kasi pantay yung plywood, pantay din yung pagkakabit ng gulong sa gamit ito. Katulong ito. Ano pa? So, gumamit din ako ng lagaring bakal pero para lang dito sa curb. No? Itong curb na to. Ito. So, ito. Para ma-curb siya. Flexible kasi yung lagaring bakal. No? So, tinanggal ko siya sa pinaka handle niya. Natatanggal naman kasi ito. No? At napiflex ito. Ayan. Napiflex. So, habang naglalagari, pag ganun, so, tumukorte siya ng curve. Okay? So, doon ko lang siya ginamit. But actually, merong talagang tool para doon. Eh, wala naman tayong ganun. Kaya, for alternative, ito na lang ginamit. Next, so, gumamit din tayo ng pako. No? So, yung ginamit kong pako, finishing, no? Dos, tsaka uno media, no? So, finishing. Ano ba yung finishing na pako? Yung walang ganong ulo. Ayan. So, pansinin nyo ito. No? So, wala siyang ulo. Meron man, maliit lang. So, ang purpose nito, para bumangon siya. Hindi siya makita. So, hindi siya, kasi, pag pininturahan ng sangkahoy, may kita yung pako. No? So, para matakpan siya ng pintura, yung ulo, babaon siya. Sa pamagitan ng finishing nail, katulad nito. No? Una media, tsaka dos na finishing nail. Next. So, syempre, paano natin mapapako yun? Gumamit din ako ng martilyo. So, itong martilyo na to, gawang naputol na kasi handle, ginawa na lang natin ng handle na kapoy. Okay? Pang pokpok, no? Ng pako para bumaon din sa plywood. Okay, next. So, bukod dun, kailangan din natin ito. Yung metro. So, malaking bagay ito.
sa pagsukat ng haba, ng taas, ng lapad, no? Ng kahoy o ng plywood. So, nakatulong na malaking bagay ito sa paggawa ng computer table. Okay? Next, wala akong lapis, so ball pen yung ginamit ko panulat, pangtanda dun sa sukat, no, ng ating ginawang sukat po sa kahoy o sa plywood. So, okay lang naman na ball pen, wala kasi tayong lapis, pero kung may lapis, mas okay. Yung ball pen, natatakpan naman ng pintura, no, or natatanggal naman siya pag ilis-isang. Okay? So, ayan, ball pen. Next, syempre pag naputol yung kahoy or plywood at ikakabit sa kahoy, kailangan muna nating, para mas maging matibay siya, kailangan natin siyang dikitan ng wood glue and then ipako. Siguradong hindi matatanggal yun. Sa tibay ng dikit ng wood glue, maging yung rubber didikit sa kahoy. Okay, so magandang bagay na kapag ikakabit tayo ng kahoy, kailangan may wood glue. Ano pa, syempre, yung nakabit na natin, kailangan natin ng bisagrang maliit, no? At yung kanyang tornilyo, no? So, apat na bisagrang maliit yung binili ko, ito, no? So, kulay gold, kasi brown yung kulay ng ating table, so magandang, magandang golden yung tornilyo, no? So, paano makabit to? Siyempre, kailangan yung level. Ile-level natin yung sukat ng taas at yung baba nung pagkakabitan ng ating bisagra. Next. So, para makabit yung tornilyo, kailangan natin ng screwdriver na tulad ito. Okay? So, pero bago natin ikabit yung screw, kailangan natin butasan gamit ang pako at martilyo para smooth yung pagpasok ng screw gamit ang screwdriver. Next, gumamit din tayo ng plies. So, saan ko ginamit ito? Kasi nga, kagaya na sinabi ko kanina, kinabitan natin ng socket para yung itong isang saksakan na lang isasaksak natin sa Live 220. Dito na lahat, isasaksak ng power supply o maging monitor ng computer. Okay? So, parang portable computer table na ito. No, na pwede mong dalhin kung saan gusto, sa kwarto, sa sala, sa kusina, kasi may gulong naman siya. Kaya naman, gusto mo dalhin sa third floor. Gumamit din tayo ng barena o yung pang drill, pang butas dun sa hawakan o handle ng cabinet na ito. Gumamit din tayo ng barena. So, may mga iba't ibang sizes na nabibili na pambutas, pang kahoy, pang bakal, o kaya pang simento sa hardware o kahit sa ACE hardware. So, malaking tulong yung may barena para kung sakaling may bubutasin kang simento o pader, kahoy, plywood, kaya naman ay bakal, malaking bagay itong barena. Okay? Napapabilis yung mga. And then, yung ating matok. No? So, sa matok, pangpukpok ng mga malalambot na part. No? Kagaya ng, yun nga, yung rubber. So, hindi pwede din ng martilyong pangpako. Kasi, dudulas yung dikit. So, kailangan yung matok. Okay? So, ano pa? So, gumamit din ako ng liha. No? Yung pang tinong-tino na liha. So, may patong ko na kasi wala na natira. Bago pinturahan kasi ito, niliha muna. No? Niliha. Pinakinis para smooth yung atlay ng pintura. Ano pa yung ginamit ko? Yung pintura tayo ng brown, chocolate brown, kaso naubos na. Quick dry enamel din. No? Tag 120, kasya na yan. And then, yung natira, hinalo ko sa quick dry enamel na Domino 2000 white na pangkahoy. So, para magkaroon ng design katulad dito, hindi siya purong chocolate brown. Medyo may pagka-purple, light purple lang. Okay? So, ano pa yung ginamit ko? Yung pang masilya. No? So, yung pang masilya,
Naitapon ko na kasi wala nang natira, no? Tsaka palete, yung pala palete pangpahid ng masilya dito sa brining. So para sa inyo masilya, para matakpan yung pako. Bukod doon, para pumantay, no? Kasi may malalim, may mababaw, so tatakpan ganito yung masilya. And then yung paintbrush and roller. No? Yung roller, mas mabilis gamitin yung roller kapag malalakad yung pipinturahan. Yung kung masisikip o manipis, kahit paintbrush na maliliit. Kahit kagaya ng ginamit ko kanina. May para sa mga ganito. Okay? So, yun lang. Share ko lang yung idea na in-apply ko sa computer table na ito. Sana po, magustuhan ninyo ang video na ito. Bagamat na ito ay sa sarili ko namang gagamitin sa pamilya, nawa sa sakali man magustuhan nyo, pwede po kayong mag-comment dyan sa baba. No, dyan. Kung gusto nyo makuha yung sukat, pwede po kayong mag-comment. Pwede po kayong mag-like, mag-share ng video na ito and mag-subscribe. Diyan, comment lang po kayo dyan sa baba. Babasahin ko po. Sasendan ko po kayo ng sukat kung magustuhan nyo po. Ito ang computer table nito. Sige, yun lang. Salamat po. Paalam. Yeah, we're done now. Yeah. Oh, you're not in trouble. Hey,